Hindi naman lingid sa kaalaman po ng lahat na dalawa po ang issue dito. Ang pagsasampa ng kasong murder para po kay Gerald Bantag, kaugnay po ng pagpatay kay Percy Lapid at saka kay Jun Villamor. On the other hand, gumante itong si Gerald Bantag at sinampahan niya naman po ng kaso na double murder ito pong si Secretary Boyeng Remulla para sa mga nabanggit din po na napatay si Percy Lapid at saka si Jun Villamor muli. Sino ang paniniwalaan natin? Ako, naniniwala ako sa NBI at sa PNP kaysa naman sa sinasabi ng kampo ni Gerald Bantag na ang nagpapatay ay si Secretary Boyeng Remulla. Afterthought na lamang po nila yon. In fact, ang sinasabi nga po dyan ni Secretary Boyeng Remulla, that is a desperate act of a desperate person. Ngayon, ang re-reactionan po nating video ay isa po dito sa mga vlogger na anti-Marcos. Hindi po si Bistak di Palpak, hindi si Kulang Kulang, hindi si Dura Dura, hindi si Elephant, hindi si Enzo Langot, hindi si Gagong Lipunan, hindi si Gcash Boy, hindi si Maharlika, pero si Malangsa. Ayan po ang re-reactionan po natin kay Retired General Macanas, also known as Malangsa. Si Maui Dispenser, hindi. Olipong, hindi. Sasurot, hindi. Okay? Ngayon, balik po tayo dito po sa re-reaction na nating video. Gamitin po natin, syempre, ang audio nitong si General Macanas. At liitan lang natin nang sa ganon, hindi naman tayo madali nito sa copyright. Ano? Yan, ganyan lang natin. Okay? Kasi iba ang isipan ng mga Bantag fanatics. Si Ben Barubal nga. Ini-strike nitong si Maharlika eh, di ba? Kaya iganyan lang natin. Ayan. Ngayon, itong video na ito, tinitulo niya na Boying bilang na araw as SOJ. Hustisya, abot kamay na. Nakakatawa, this is very ridiculous coming from a retired general. Ano, bakit kaya bilang na ang araw ni Secretary Remulla? Pakinggan po natin ang vlog nito ni Malangsa. Okay? At i-debunk po natin, ano? Pasinungalingan po natin yung kanyang, yung mga sinasabi niya naman dito ay may katotohanan, pero yung ilan, hindi ako naniniwala na ganun ang situations. Okay? Tuloy po natin. Magandang araw, mga kaibigan. Magandang araw ito din po sa inyo, General General Macanas. O, magandang araw po sa inyo, ha? Pero hindi ko po kayo kaibigan. O, tuloy po tayo. Good news. Talaga? Good news daw, mga tol. Good news. Ibig sabihin, good news ito para sa Team Bantag. Naku, pumapalakpak yung tenga ng mga Bantag fanatics kasi paniwalang paniwala sila rito kay Malangsa. O, tuloy po natin. Ano kaya yung good news na sinasabi nitong si General? O, out of respect kasi retired general pa rin ito. Eh, no? Although ang pagkikilala bilang anti-Marcos vlogger ay Malangsa. Oh, i-address ko pa rin siya bilang retired general Macanas. Oh, sige, tuloy tayo kasi facts naman 'yon, ano? Totoo naman talaga na retired general siya. Nakikita ko nabibilang na ang araw ni Boying. Oh, nakikita niya daw. Ibig sabihin, merong pinagbabasihan itong si Macanas, ano? Oh, Malangsa. Ano ba dapat kong gamitin? Baka mapikon sa akin to. Nakakahiya naman. Lolo na natin ito eh. Tataitatayin na natin ito kung tutuusin eh. Pero tuloy lang tayo. Si Retired General Macanas. Ano kaya ang nakikita niya? Bakit niya nasasabi na nabibilang na daw ang oras? Pero bilang Secretary of Justice, hindi po bilang tao. Ano? Nitong si Boyeng Remulla. O, sige, pakinggan po natin ha. Bilang SOJ. O, bilang SOJ. Yan. Yung ang SOJ po, Secretary of Justice. Murder and administrative charges. Murder at administrative charges. Okay? Ang murder po, para sa kaalaman ng lahat, lagi po natin ine-explain dito, pagpatay ng tao aggravated by qualifying circumstances. Sabi nung isang basher ko, pikon na pikon sa akin, nag-aabugaduhan ka na naman. Hindi ako abogado, pero utak pang abogado ko. Yabangan kita, basher, ha? Utak pang abogado ko. Mga tol, nagbibiro lang ako sa inyo, ha?
sa mga basher ko, inaasar ko lang sila. Hindi po ako abogado. Ako po ay isang simpleng registered criminologist lang. Ang murder, inuulit ko, ito po yung pagpatay sa isang tao nang merong mga presensya ng qualifying aggravating circumstances. Tandaan nyo po yun. QAC. Qualifying aggravating circumstances. At napakarami po nun under Article 248 ng ating revised penal code. Pero, in this present case, isa lamang ang pagtutuunan natin ng pansin doon sa qualifying aggravating circumstances. Yung tinatawag na evident premeditation o yung pinagplanuhan, yung pagpas lang kay Percy Lapid at saka kay June Villamor sa parte nitong si Gerald Bantag at sa parte naman, sabi nila Gerald Bantag, nitong si Boyeng Remulla. O kasama rin dyan, syempre, yung price, reward, or consideration. Kasi pag ikaw pumatay ng isang tao, at ikaw ay tumanggap ng reward, ng money, o ng anumang consideration, murder po yun. Ano? Pero hindi ko na i-discuss fully. Basta at least alam nyo na kung ano ang murder. Yung administrative case na binabanggit dito nitong si Retired General Macanas o Malangsa, ay ito po yung mga grave abuse of authority. Tapos, conduct prejudicial to the best interest of the service and others. Kung daw nagkakamali, tatlo po yata na administrative offense ang sinampan itong kampo ni Bantag kay Secretary Boyeng Remulla dyan po sa may Office of the Ombudsman. Okay, tuloy muna natin ang sinasabi po dito nitong si Malangsa. Tuloy po natin. Na isinampa ng Ilaban Lawyers sa kanya, gumugulong na. Gumugulong na. Eh, syempre, due process. Diba? Lahat po tayo nire-respeto ang karapatan po natin to due process. The opportunity to be heard. Complainant ka man o respondent accused ka. Ang complainant, yung nagre-reklamo. Ang respondent, ito yung sasagot doon sa reklamo kapag ka wala pa sa korte. Pero pagka nasa korte na, ang tawag na po dyan, akusado. O ganito po yung pagkakasunod-sunod niyan. Una, persons of interest. Hindi ka pa itinuturing na suspect. Pero maaaring ikaw ay witness o kaya maaaring ikaw ay suspect. Kapagka nakita na meron ng ebidensya, ikaw ay iimbestigan, ituturing ka na ngayong suspect. Pagka isinampa na ang complaint sa prosecutor, ituturing ka na ngayon na respondent. Kapagka umakyat na sa korte, ituturing ka na ngayon na accused. Kapagka ikaw ay napatunayan na nagkasala ng walang halong pag-aalinlangan, ituturing ka na ngayong convicted. Pagdating mo sa loob ng corrections, ituturing ka na ngayon na persons deprived of liberty. O yan po yung mga pagkakasunod-sunod ano, sa mga katawagan kapagka ikaw ay maaaring nakagawa ng criminal offense. O tuloy natin ang sinasabi po dito nitong si Retired General Macanas. Yung order ng ombudsman for Boeing to submit counter affidavit. Binigyan lang sila ng 10 days. Tapos na po ang 10 days. Yan. Sinasabi niya kasi rito, nag-order ang ombudsman para magbigay ng counter affidavit itong si Secretary Boyeng Remulla sa kasong isinampa ni Gerald Bantag. 10 araw lang po iyan. Lahat po ng proseso ng pagsasampa ng reklamo at pagdetermina ng probable cause sa isang preliminary investigations, kapag ka ikaw ay pinadalhan ng supwena, iyan po ay binibigay sa iyo 10 araw ang palugit. Maliban na lamang kung ang pag-uusapan ay hatol. Kapag ka ang hatol sa administrative, meron kang 10 araw na i-apila ito o i-file ng motion for reconsideration, yun po ay administrative. 10 araw. Pero kapag ka criminal offense, ang motion for reconsiderations at appeal ay 15 days. But in this case, ito naman po ay complaint pa lamang kaya binigyan po ng 10 araw itong si Secretary Boyeng Remulla ng Ombudsman. Same with the 10 days period na binigay ng panel of prosecutors dito kay Gerald Bantag sa Department of Justice naman. Kaugnay po ng parehas na kaso. Murder ha? Tandaan po natin dito mga tol,
parehas murder po ito. Sinampahan si Gerald Bantag, nag-counter charge si Gerald Bantag. Yung isinasampa kay Gerald Bantag, ibinibintang niya ngayon kay Secretary Boyeng Remulla. Ganun po yung kwento niyan. Tuloy tayo. February 14 na tanggap na i-release yung order, February 25 na ngayon. So, nag-submit ba ang kampo ni Boeing ng counter affidavit sa ombudsman o hindi? Nag-research ako, naku, wala. Ayan. Totoo, hindi ko rin nabalitaan. Parang walang sinubmit na counter affidavit itong si Secretary Boyeng Remulla o maaaring hindi na lamang ibinalita. Pero, isimplify po natin ang issue na ito. Ano? I am very confident about this issue. Una, ang pagsasampa ng kasong murder kay Secretary Boyeng Remulla ng kampo nitong si Gerald Bantag, sa aking opinion, that is a kind of harassment case lamang against our good secretary na si Boyeng Remulla. Harassment case lamang yan. Ngayon, ang tanong, kakikitaan ba yan ng probable cause ng Office of the Ombudsman? Ayon kasi dito sa kampo nitong si Gerald Bantag, si Boyeng Remulla ang nagpapatay base sa kanilang mga ebidensya na pinaresenta sa Office of the Ombudsman. Ito yung mga matrix na halos kinopya lang din nila sa matrix na ginawa naman ng NBI. At wala po silang ipinigay na mga ebidensya, mga testimonya ng kung sino man na maaaring magturo dito kay Secretary Boyeng Remulla bilang mastermind ng pagpatay kay Percy Lapid. Kung hindi, yung mga clip video, kung hindi ako nagkakamali, ng mga pahayag ni Percy Lapid nung siya ay tumira dito kay Boyeng Remulla. Hindi naman maikakaila na si Secretary Remulla, tinira po ito ni Boyeng Remulla in the past. Ano? Saka nitong present administration. Nung ito po ay kongresista, saka ngayong present administration ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinira din po iyan nitong si Percy Lapid. Pero hindi ako naniniwala na ang nakita noong September 5 sa video kung saan pinangalanan po itong The Cinderella Man ni Percy Lapid ay si Boyeng Remulla. Sapagkat malinaw na malinaw sa ating mga mata na ang nakita po sa video ay mga sasakyan at isang bahay na paupahan na kinumpirma mismo nitong si Gerald Bantag sa kanyang interview kay Anthony Taberna. Diba, na-interview ni Anthony Taberna si Gerald Bantag at inamin doon ni Gerald Bantag, tingnan mo naman ang bahay ko, may attic lang, dito ako nagpapahinga, ito ay paupahan, ang mga sasakyan na ito, hindi naman po sa akin yan, yan po ay sa gobyerno, isa lang ang sa akin diyan, binigay pa ng aking classmate. O yun, doon pa lamang pag-amin na kagad at pagkumpirma na yung September 5 Cinderella Man video nitong si Percy Lapid ay siya naman talagang tumutukoy kay Percy Lapid. Kaya malabo pa sa hinagap ng kung anuman na ang mastermind para sa aking pananaw ay si Boyeng Remulla. Bagkos sa aking pananaw, pinaniniwalaan ko na ang mastermind ay itong si Gerald Bantag ayon sa National Bureau of Investigations. Kaya naman naniniwala ako dito na itong isinampa na kaso ng kampo ni Gerald Bantag laban kay Secretary Boyeng Remulla sa Office of the Ombudsman, hindi po iyan kakikitaan ng probable cause. Kasi pinalalabas dito ni General Macanas na kakikitaan daw yan ng probable cause. At kapag kinakitaan daw po yan ng probable cause, eh mag-i-issue daw po ng resolusyon at isasampa sa Sandigan Bayan at ang Sandigan Bayan ay maglalabas ng warrant of arrest. At kapag may kaso na daw po itong si Boyeng Remulla ay siya namang pagkakatanggal na nito doon po sa kanyang posisyon bilang Secretary of Justice. Mangyayari ba 'yon? Hindi po 'yon mangyayari. Ibebet ko, itataya ko ang channel na ito. Kapag si Secretary Remulla ay naposasan at nakulong sa kasong murder. Murder lang ang pag-usapan natin, ha? Sa kasong murder na isinampa nitong si Gerald Bantag laban sa kanya. Itataya ko tong channel na to. Tandaan ninyo ngayon. February 26, 10:22 in the morning. Etong top 1 na merong 25,000 subscribers
kapag ka napusasan si Secretary Remulla at siya ay nasampahan sa Sandigan Bayan ng kasong murder, susunugin ko sa harapan ninyo ito. Maglalive ako sa isa kong channel at i-delete ko tong channel na ito in front of the public bilang pagtugon sa aking paniniwala na ako'y hindi talaga naniniwala na iyan ay magpo-prosper at makakasuhan si Secretary Remulla ng murder sa Sandigan Bayan. O tuloy natin ang sinasabi po dito nitong si Retired General Macanas. Wala akong makuhang news kung nag-submit o hindi. So I am not sure kung nag-submit o hindi. Kung nag-submit siya, that's good for him. Dahil ang ombudsman, gagawin na ng trabaho, i-determine niya na, pag-aralan niya na yung ebidensya presented by Ilaban, pag-aralan niya yung counter-affidavit ni Boying, kung siya ba ang mastermind sa pagpaslang kay Percy Lapid. Oh, anyway, this is purely nonsense. Ano? Hindi na natin tatapusin yan kasi ang punto lang naman natin dito mga tol, ipinakita ko lang naman sa inyo na merong isang retired general na ganyan ang paniniwala. O, iparating nyo nga ito kay General Opinions. O, kamote mo to, total tanga ka, iparating mo to sa kanya. I challenge him. Ano? Ilaban namin itong kanyang 26,000 subscribers against 26,000 subscribers ko. Ito, itong ginagamit ko mismong channel. Kapag ka nasampahan ng murder sa Sandigan Bayan si Secretary Remulla, susunugin ko to. O siya, hindi niya kailangan sunugin ang kanyang channel. Ang sa akin lamang, wag siyang magpakalat ng mga maling hope. Ano? That is a false hope para sa kanyang mga supporter. Binibigyan niya ng maling pag-asa ang kanilang mga supporter at pinaniniwala nila na itong si Bantag ay walang kasalanan. Hindi ko hinuhusgahan si Bantag dahil siya ay dapat husgahan ng korte. Ako ay humuhusga sa kanya base sa panghuhusga ng NBI at saka ng PNP. Tandaan natin ang sistema ng criminal justice process sa ating bansa. Meron tayong 5 pillars of criminal justice system. Law enforcement, prosecution, correction, court, corrections, and community. Ang law enforcement, sila po ang nagpapatupad ng batas at kapag ka may lumabag sa batas, katulad ng pagpaslang, kanila pong iimbestigahan. In particular, ang ating Philippine National Police. Sabi ng ating konstitusyon, when it comes to Philippine National Police, Article 16, Section 6, the state shall establish a police force that is national in scope and civilian in character, to be administered and controlled by the National Police Commission. As such, nagkaroon tayo ngayon ng batas, creating the Philippine National Police. At ano yun? Yung Republic Act 6975 or the DILG Act of 1990. It was approved on December 13, 1990 and took effect on January 1, 1991. But the establishment of the Philippine National Police, which was created under Section 23 of the same law, ay noong January 29, 1991. At sa Section 24 nitong nabanggit na batas, nakalagay po doon ang powers and functions ng Philippine National Police. 8 paragraphs po iyon as amended. Yung isa po doon sa paragraph nakalagay doon sa unang-una, to enforce law relative to the protections of lives and properties. At sa mga susunod na paragraphs nakalagay po doon, to investigate crimes and apprehend criminal offenders or law offenders. Ngayon, punta tayo doon sa to investigate crime. Ang PNP bilang first pillar ng criminal justice system ay mag-iimbestiga sa isang krimen na nagawa sa ating lipunan. Noong October 3, 2022, sa Las Piñas City, past 8 in the evening, pinatay itong si Percy Lapid at pumasok ngayon ang trabaho ng PNP para mag-imbestiga. In the process, natagpuan
na itong mga ebidensya ay nagtuturo kay Gerald Bantag. At si Gerald Bantag ngayon ay sinampahan ng kaso kasama na sa pag-iimbestiga dyan ng NBI ng kasong murder. It was on November 7, 2022. Ngayon, yung first pillar na yan, law enforcement, PNP at saka NBI, sa paningin ng first pillar, may kasalanan si Gerald Bantag. Kaya wag nyo kaming sisisihin kung ang paniniwala namin may kasalanan si Gerald Bantag kasi yan ang paniniwala ng first pillar eh. Otherwise, kung hindi naniniwala na mayroong kasalanan si Gerald Bantag sa first pillar, walang kasong isasampa sa kanya. Ngayon, dahil nga naniniwala sila na siya ang gumawa ayon sa kanilang investigasyon, inireklamo ngayon si Gerald Bantag sa ikalawang pillar ng ating criminal justice system. At ito yung prosecutions. Ang prosecutions, hindi nyo yan aasahan nakakampi sa akusado. Kapag ka nakitaan nila ng probable cause after determinations ng preliminary investigations o after ng conduct ng preliminary investigations at nakapag-determine na sila ng probable cause, isasampa ngayon yan sa third pillar. At itong third pillar na ito ang magdedetermina sa harap ng batas kung may kasalanan o walang kasalanan si Gerald Bantag. Ngayon sinasabi nila, trial by publicity, no. Ang trial by publicity, kapag ka pinag-uusapan mo ang merito ng kaso kapag ito ay nasa korte na. And that is why, hindi pinapahintulutan yon dahil merong silang sinasabing sub judice rule. Pero, ang pagre-representa ng ehekutibo sa pamamagitan ng law enforcement at prosecution sa harapan ng publiko ay pagpapakita lamang na sila ay nagtatrabaho at hindi po yun panghuhusga sapagkat ang husgado lamang ang huhusga kay Gerald Bantag. There is no trial by publicity. Sa pagkakataon, halimbawa, si Secretary Remulla at ang PNP nagpa-press conference, I beg to disagree with those attorneys na nagsasabi na trial by publicity ang ginagawa ng mga press conference na yan. Hindi. That is an elaboration of their works as part of the executive branch of the government, which is different from the judiciary branch of the government. Saan ang trial by publicity doon? Walang trial by publicity dahil mere presentations of evidence ang ginawa ng first pillar at saka ng second pillar na dapat malaman ng publiko. Bakit? Ano ang basis? Sa ating konstitusyon, nakalagay po sa Bill of Rights ang freedom for informations, the right to informations, the public has the right to informations of on matters of public concern stated under Article 3, Section 7. Mga buisit kayong basher kayo, lalo kayong magagalit sa akin kasi kahit sa paningin nyo, ako'y nag-aabu-abugaduhan dito, hindi ako abugado, pero ang utak ko pang abugado. Kahit sino, lalaban ako kahit abugado. Ha? I-challenge nyo kung sino gusto nyo i-challenge nyo dito. Basta pag-usapan lang namin, criminal law and jurisprudence. Kung sino yung mga abugadong gusto nyo i-challenge sa akin, lalabanan ko ng debate sa harapan ng publiko. Walang basahan. Utak lang ang labanan. O, para sa mga basher ko ito, ha? Ano? Para sa mga basher ko. Pero definitely, walang lalaban sa akin na isang abugado. Sapagkat baka mapahiya yung abugado pag pinatulan ako. Sasabihin lang ng abugado, bakit kita lalabanan? Mag-abugado ka muna. O ganun lang, simple yon. Kasi hindi kami magka-level. Ang level ng abugado mataas at ako isang registered criminologist lamang. Pero pagka pinatulan nila ako, eh para silang pumatol sa isang wala lang at magiging tanga sila kapag ka tinalo sila ng isang registered criminologist. Ngayon, babalik tayo dito sa sinasabi nitong si Retired General Macanas. May katotohanan ba ang sinasabi nito na itong si Secretary Boyeng Remulla matatanggal bilang Secretary of Justice? Wala. Sapagkat walang basihan ang mga akusasyon nitong si Gerald Bantag labang kay Boyeng Remulla ay pawang gawa-gawa lamang. Ang nakalulungkot, maraming mga tanga ang naniniwala sa kanilang mga argumento. That is katangahan. Ano? Nakalulungkot dahil ang tatanga ninyo. But anyway mga tol, yan lamang ang ating topic para sa umagang ito at sana kayong mga brilliant supporters ng ating mahal na Pangulo, huwag kayong magpapatanga. Iba ang tanga sa matalino. Iba ang tanga sa bobo. Ang mga tanga, alam nila ang mga bagay-bagay pero nagbubulag-bulagan sila.
Kaya ako sila sinasabihang tanga. Ang bobo, ito talaga yung mga walang alam at dapat maawa tayo sa mga bobo. Sapagkat ang bobo, kailangan po nating turuan. Ang mga tanga, hindi po natin dapat kaawaan. Sapagkat choice po nila yan, pinipili nila ang katangahan nila, kaya ipagpatuloy na lamang nila. Pero tayo, bilang mga brilliant supporter ng ating mahal na Pangulo, dapat patuloy po tayo sa ating pag-aaral, patuloy po tayo sa pananaliksik, patuloy po tayo sa paghahangad ng mga kaalaman na makakatulong po para sa kalinawan ng mga bagay-bagay sa kasalukuyan. O, bago tayo magtapos, ano ang masasabi ninyo sa topic po natin na ito? Kayo ba ay nag-a-agree sa mga tinuran nitong si General Macanas o kayo ay hindi umaayon sa kanya? Kung ano man ang inyong mga opinion, paki-comment nyo lamang po dyan at babasahin ko po bago po tayo magtapos. Maraming salamat. Shout out po sa lahat ng ating mga manonood at balik na muna ako sa inyong mga komento.